to you all once again. Para sa ngayon, tuturo natin kung paano ang basic driving sa highway. Nandito tayo ngayon sa Marcos Highway kung saan maraming lane. Bilang natin 1, 2, 3, 4, 5, almost 6 lane. 5 to 6 lane. Pero may mga mabaliliin tayong kalsada na madadaanan. So, tara, simulan natin. So, dito nga tayo sa highway ng Marcos Highway. So, ituturo natin ngayon kung paano ba ang tamang laning sa isang highway. Ito po. So, galing tayo sa first lane, nandito na tayo ngayon sa second lane. O, yung tinatawag nilang tawag nilang inner lane. So, bilang isang motorsiklo, dapat nandito po tayo sa bandang kanan. So, ito na nga, lumiit na yung kalsada natin. Ang tawag dyan, narrow lane. Magagaling sa maraming lane, papunta sa isa o dalawa, o basta paliit, paliit na kalsada. So, ito nga, nandito na tayo kanina, 6th lane, 2nd lane. Ito ngayon is 1 lane na lang siya. So, ayan. Malaki-laki pa rin naman tong lane na to. Ayan. So, bilang isang bagong driver pa lang, dapat dito ka lang sa bandang kanan. Para ka lang ba nagbabike, huwag kang gigitna kasi posible sa makasasabay kasabay yung mga malalaking sasakyan, masasagi kayo kapag nasa gitna kayo tapos mabagal ang takbo nyo. Okay, so yan, pag mga ganyan dapat mabagalan natin yung takbo. Kung posible huminto tayo kasi pag dumire-diretso tayo, it's either aksidente o alam nyo na yung mga pasaway. Yan. So sa pag overtake kunwari may mga sasakyan na nasa bandang kanan, o balik tayo sa kanan, sa pag overtake dapat lagi tayo sa kaliwa overtake. Hindi tayo pwedeng sisingit na sa may gilid gilid na yan, yan sa kanan, huwag ganyan. Dito tayo syempre sa kaliwa. At depende yon kung pwedeng mag-overtake. Kasi may mga lugar na hindi pwedeng overtake katulad ng kurbada. Kurbada o yung mga pasi. Hindi siya pwedeng mag-overtake dahil hindi mo makikita yung makakasalim mo. Lalabas yan sa pag-exam. Pero ito basic lang naman ito para ka lang nagpapabike. Matakbo ka, huwag masyadong mabilis. Yung depende lang sa kakayanan ko. Ilang isang driver. Kung mabuhok ka pa lang, di siyempre, nung ka lang sa speed na mababa. Kung ang speed ko na to, 27 at 26. Oh. Kaya katulad yan, may malaking truck. Gumilid tayo kanan. Napunta sa kanan. At kung maaari, dahil bumago ng takbo natin, paunahin natin sila. So, yan, habang binabagtas natin itong Marcos Highway, magala lang natin. So, ayun, may nag-overtake, mabilis sila. Ang takbo lang natin, ayan, katulad yan, may kumakaway. Pag may kumakaway, alam nyo na yun, hinto muna kayo. Maging aware tayo sa paligid. Pedestrian lane, dapat dyan na 20 to 30 lang yung speed natin. O hanggat maaari, kung may tao, ihinto tayo para pagbigyan yung mga tatawid. So katulad dyan, para magbabike lang tayo. Yan. Sa mga baguhan lang to, pero sa mga alam naman natin na may mga hustler na talaga, mabilis sila magpatakbo, pero hindi dapat. Depende pa rin yung system. Kasi kung nasa maliit na highway ka, tapos pwede takbo, pwede masipin ka, ka-accidente ka. At
imposible yung aksidente ka rin. Ganun lang naman yun eh. So, ayun na nga, naging narrow road na naman tong dinaanan natin. So, dalawa na lang siya. Hanggat maaari, dito lang tayo sa kanan. At titingin tayo sa kaliwa o kanan na side mirror, split seconds lang. Hindi pwedeng 1 second, hindi pwedeng 2 seconds, hindi pwedeng 3 seconds. Dapat split seconds lang. O 1 second, yan, ganyan. Pero masyadong matagal na nga yung 1 seconds eh. Kasi base sa experience ko, hindi mo akalain bigla-bigla na lang mayroong ihinto dyan sa harapan mo. So, iwas aksidente tayo. Kaya ka tayo nagmumotor dahil gusto natin na makatipid sa pamasahe. O para makamura sa pamasahe. O kasi gagastos ka naman talaga sa gasolina eh. Pati sa motor, maintenance. Ako, para sa akin, nagmumotor ako dahil sa trabaho. At kung bakit ako nagmumotor bago man ako mapasok sa trabaho ko, eh para makatipid. At para mabilis makapasok, makarating sa trabaho. Nang hindi nang ipagsiksikan sa sasakyan, sa ibang public utility vehicle. Kasi napakahirap talaga. Napakahirap po. Kung na-experience nyo na na-experience nyo mag-commute na po, napakahirap po yung gamit. Kahit na UB Express, Jeep, Public Utility Jeep, ganyan, PUJ, napakahirap po sumakay. Kaya nag-decide po ako na mag-motor, katulad yan, pwede ko na isabay yung isis ko. Kaso, noon, gano'n. Pero dahil na nasa bahay lang nagtatrabaho ang isis ko, hindi ko na siya inaatin. Saka hindi ko rin siya sinusundan. Ayan, makikita natin, yan, ganyan. Pag may mga sasakyan ganyan, pagbigyan natin, huwag nating unahan. Kasi pag inunahan natin yung posible, ang iniisip niya, magbibigay ka. O ang iniisip niya, mauuna ka. So pag nakita nila na mabilis ang takbo mo, iniisip niyan, mauuna ka. Eh paano na lang yung ibang kasabay mo? Paano kang iniisip nila eh magbibigay ka? So magkabangga kayo. Diba? Kasi yung iba nagda-drive, hindi naman nila alam kung ano ba yung nasa isip ng ibang driver. Ayan, patulad dito. Mag-overtake tayo. Overtake, sa pag-overtake, titingin ka sa kaliwang side mirror, split seconds or 1 seconds, then kapag ka nakalampas ka na sa overtaken mo, pwede ka nang lumingon sa bandang kanan at pwede ka nang bumalik sa pinanggaling lane. So katulad dito, sa mga ganyang lane na may mga putol-putol, pwede ka dyan na sumulubog o overtake. Pero kapag mga solid lane yun, bawal yun. Pwede ka maaksidente dahil mayroon mga makakasalubog. Ayan. Sa intersection, dapat magbigay tayo. Mabagal, titingin tayo kaliwa at kanan, posibleng may tumatawid o tumatawid na sasakyan para maiwas ng aksidente. Kasi napakahirap po gumastos para sa isang aksidente. Unang-una, ang pinakamamahal nating motor eh masisira, gastos yun siyempre. Pero ang pinakamalaga yung nakasakay, ikaw yung nakasakay. Tapos sa isang mga kabangga mo, may nakasakay din. Sino gagastos mo? Hindi siyempre, kung sino yung nakabangga. Paano kung yung nakabangga ay walang kakayanan? Hindi, ikaw pa rin nagagastos. Kaya, be mindful. Sample po yun ng mga mabibilis. Ayoko magsalita. Mabibilis sila. Ayan. At dapat nakakarating pa rin naman tayo sa paroroonan eh. Tingnan tayo sa unahan. Ayan. At huwag natin kakalimutan na magdasal. Ayan.
bahan. Kita tayo magpasan dyan. So, ayun na guys. Hanggang sa ulitin. Basta make sure na eyes on the road. Huwag po sa mga chicks ha. Huwag sa mga kung ano nakikita natin. Eyes on the road. Pagkakaliwa o pag mag-overtake, tingin sa side mirror. At pagka may mga dadaan na ganyan, ay magbigay. Huwag po tayo mapagpaunahan dahil tayo ay posibleng malagay sa kapahamakan at makadamay tayo ng iba. So, hanggang doon na lang, mga katambayanan. Hanggang sa ulitin. Maraming maraming salamat sa pagsuporta. Shoutout po pala sa ating member as warrior level kay Papa Chris TV. Shoutout po sa kanya. Pakidalaw po ang kanyang channel at marami rin po kayong tututunan sa kanya. Masisiyahan po kayo sa kanyang channel. And then kay Inday Ana TV, maraming salamat din sa pag-join sa ating membership. So, warrior level din po siya. Pakidalaw din po ang kanyang channel at don't forget to like, subscribe, and share ang kanilang mga channel upang sa ganun ay matulungan natin sila. Muli, maraming maraming salamat po. This is Kuya Mar para sa ating tutorial. Maraming maraming salamat. Bye-bye.